Biba la Birhen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Ako muli si Father Nante Tolentino, ang rektor ng Pambansang Dambana ng Biro ng Kapayapaan Mabuting Paglalakbay. At narito na naman tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta sa mahal na Biren, ang ating podcast para sa ating ina. At wala na naman po ang aking cute na assistant. Pero nandito naman po ang kanyang gwapo, kaklase, at dalumhasa sa mga research, si Brother Ivan Panganiban. Hello, Brother Ivan. Viva la Virgen po at kapayapaan po sa lahat po nating mga kamanalakbay. At ngayon po, nasa second episode po tayo ng ating pong talakayan tungkol po sa Diocesan Shrine ng Nuestra Señora de la Merced po sa Tarlac City. Batiin natin sila, Brother Ivan, kasi parang apat na taon ng kanilang anniversary ng pagiging Diocesan Shrine. Happy anniversary po sa mga taga de la Merced. At Brother Ivan, kasama natin muli ang kanilang batang-bata at gwapo at masipag na Paris Priest na Rector, si Father Jess o Father Jesus Gragasin. Hello, Father. Iba la Birhen, kapayapaan sa inyong lahat, kamanglalakbay. At kasama din ni Father ngayon ang akala ko high school. Akala ko batang-batang deboto na mahal na Birhen, pero engineer na pala siya. Oh. Civil engineer at sekretary siya ng Paris Pastoral Council ng kanilang shrine at kanilang parokya. Si Engineer Ernest Mamanta. Hello, Engineer. Hello po. Viva la Virgen. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. O di po ba, batang-bata? Oo, thank you po, Father. Sana bata rin kami lagi. Ano? Brother Ivan, simulan na natin ating kwentuhan para sa ating second episode sa De La Merced ng Tarlac. So ngayon po, dahil po ito po yung ating second episode po, so ang tututukan po natin ay hindi lang po yung devotion po sa Birhen, kundi yung mismong simbahan din po kung saan po naroon po yung Mahal na Birhen. So ito pong tulad po na nabanggit ng nakarang episode, ito pong De La Merced po ang una po na Marian Parish dito po sa lungsod ng Tarlac at isa po sa mga unang Marian Shrine po sa Diocese of Tarlac. So, maaari niyo po bang ikwento po sa amin kung paano po yung naging proseso sa pagdaan po ng paano po nito na apply bilang isa pong Diocesan Shrine. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyong lahat, kamanlalakbay. Kagaya ng nabanggit ko sa first episode, no? Simula nung magbalik o maibalik itong original na imahen ng Inang Birhen, para bang lalong naging matindi, masidhi yung mga pagnanais ng mga deboto na mabigyan ng higit na pagkilala ang ating Inang Birhen, no? Kaya nga isa sa pinaka magandang paraan, no, ay ang itaas ito, no, sa bilang isang shrine, no. Kaya 'yun ang pinagsikapan talaga na magawa, no. At ito'y ayon na rin sa kagustuhan ng mga tao, ng mga deboto, no. Actually, sila ang nagpetisyon. At yung pare na si Father Hector nga, na siya talaga naging napaka, siguro sasabihin ko, marubdob yung kanyang pagnanais na maging shrine ito. So sabi niya, bago man lang siya aalis sa parokya, yun ang kanyang talagang tinrabaho, no? So sinunod niya yung mga proseso, no? Yun nga, nagsubmit ng petition, nagsubmit ng napakaraming mga testimonies ng mga himala, ng mga pagpapagaling, no? Nung isubmit ito kay Bishop, actually
parang hindi ka agad na ano inaprubahan, parang siguro talagang pinag-aralan muna ng obispo, no? So at eventually yun pinagbigyan ng bishop, ano, dahil nakita naman niya do sa mga testimonies na qualified, kumbaga, na talagang maitaas ito sa shrine, no? So ako, na datnan ko na ito bilang isang shrine, no? At ako'y nagpapasalamat at dito ako na-assign, no? Kasi kahit paano sinisikap nating ituloy at lalo pang palalimin itong debosyon sa ating Inang Birhen ng De La Merced. Maraming salamat po, Father. Usually, Father, Brother Engineer Ernest, usually kapag may dambana, bukod sa mga liturhiya, meron talagang kawang gawa. Kasi sabi nga, yung ating debosyon, kung walang misyon, walang pagkakawang gawa, ay patay na debosyon. Parang yung pananampalataya, pag walang gawa, patay na pananampalataya. Ano po yung mga specific na charity programs, activities, kahit nung bago pa mag-pandemic, na ginagawa sa inyong shrine, Brother? Kagaya ng nabanggit ko kanina, Brother, yung awa, yung habag, yung mercy at compassion, hindi lang yan ang hanggang emosyon, no? Hanggang damdamin, no? O feelings. Kasi madali tayong maawa, mahabag, no? Pero kung hanggang doon lang, parang talagang kulang, no? Kaya nga ang mercy, parang tinutukan tayo para kumilos at kumawa, no? Sabi nga sa yung Kristiyanong pagkakagan, yung mercy ay pagkilos upang maibsan yung kahirapan, no? To alleviate yung suffering. Yun ang ano ng mercy, kaya it will lead us to ano talaga, to charity, no? So meron naman akong dinatnan noon na programa dito na yung Anawin, no? Ito yung mga in-identify na poorest of the poor na miyembro ng ating parokya, no? At mayroon naman kaming mga charitable works, no? Tulad ng ginagawa naming feeding program, pero once in a while, no? At mayroon din naman na yung gift giving, yung pamaskong handog, ganyan. Pero itong pandemya, nakagawa rin naman kami ng community pantries, no? So at yun nga, nakita namin talagang hindi lang ganda dapat liturgical celebration. It should translate doon sa charity, sa charitable works, no? Kaya doon sa ano namin, sa PPC namin headed by Brother Jojo, nagplano talaga kami kaso naudlot ng pandemya, no, na hindi lang yung kulang talaga yung magbigay ka, dole out feeding programs, no? Gift giving, kaya pinlano namin yung pwedeng sustainable talaga, no. So isa sa plano sana namin, ano, yung nakipag-coordinate na kami sa TESDA, no, yung training para sa sustainable program ng mga ano, pero yun nga, na naudlot nitong pandemya, pero patuloy pa rin iyon, no? So mayroon namang pagsisikap na hindi lang tayo hanggang sa paggiriwang, no, sa liturgical celebrations, kundi makatugon din sa pangangailangan ng ating mga parokyano, mga
poorest of the poor din natin na mga parishioners. Thank you po, Father. Brother Ivan, ikaw, meron ba bang tanong kay Father o kay Brother Ernest? Speaking po of pandemya, so magandang anuhin po natin yan, tingnan din po natin yan. Ano, kasi po, syempre, nasa panahon po tayo ngayon ng COVID-19 pandemic at maganda po tanong natin kung paano po ba nag-a-adjust yung shrine sa mga activities nito, lalo na po sa liturgical, sa mga misa, pumpisal, sa panahon po na ito ng pandemya. Di ba, Labirin, kapayapaan sa inyong lahat, mga kamanalakbay? Pagka labas po nung memorandum na yun nga po, tayo ay napunta sa lockdown, kaagad po nag-meeting kami sa Parish Pastoral Council, kasama po yung taga-pamuno dito sa aming barangay na very supportive po sa parokya. At gumawa na po kami ng mga paraan kung saan patuloy pa rin po yung pagbibigay ng mga serbisyong liturgical ng parokya. Una po, kahit sa simpleng paraan lang, sa internet connection, sa data, patuloy pa rin po yung aming pagbo-broadcast ng aming misa para nang sa ganun po, yung mga kabarangay po, kaparokya namin na alam naman po natin na hindi sila pwedeng dumalo noon physically, and nakikita po nila ang pagdiriwang ng misa dito sa parokya. Bumuo po yung simbahan ng De La Merced Social Media Team kung saan sila po yung responsable sa paggawa ng mga layouts, ng mga announcements. Nang sa ganun po, hindi naman maramdaman ng mga kaparokya, ng mga kadeboto na nale-left behind sila. Especially po yung ating mga senior citizens na pinagbabawalang lumabas. And right then, and nung lumuwag-luwag naman na po yung sitwasyon, ang ginawa po namin is minotorate po namin kaagad ang Mahal na Birhen nang sa ganun po, yung mga kapwa naming kadeboto, kabarangay, right after ng pagluwag ng pandemya is maramdaman po nila na hindi kami iniwan ng Birhen. Nandyan siya at binasbasan po kami. Amen. Mabuhay ang lahat ng social team sa lahat ng parokya. Ating media. Talagang naging biyaya sa amin ng social media, no? Sa simula pa lang, no, yung paghahanap namin sa imahin ng Inang Birhen sa through social media rin 'yon, no? So, talagang ito yung biyaya ng modern technology rin, no? So, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung aming live streaming ng mga misa. Ganun din yung mga ginagamit namin ito sa mga announcements namin, yung mga activities namin, no? So, bulletin, makikita mo doon sa aming Facebook page, no? Thank you, Brother Ernest. Thank you po, Father. At ngayon, dadako muli tayo sa sharing, sa pagpapatotoo, sa pagkilala, sa pagmamahal ng Birhen de la Merced. Brother Franz, pasok. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakaganda na namang kwentuhan mula kay na Father Nante, kay Brother Ivan at kay Father Jess, no, tungkol sa dambana, no, ng Nuestra Señora de la Merced, no, at kung paano tayo din nag-a-adjust ngayong panahon ng pandemya. At kahit na panahon ng pandemya, ang debosyon natin ay hindi humihinto, no? Kaya nandito na naman tayo sa episode dati na ito kung saan may magbabahagi na naman sa atin ng kanyang karanasan, ng kanyang pagdedebosyon sa ating mahal na ina, no? Ang engineer ng parokya, ang batang-bata, no, na part ng social service ng kanilang parokya, si Brother Ernest Mamanta. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Brother Ernest. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Ayun po, no. Na kayo po, no, kayo po yung namamahala, no, para sa
ating simbahan, sa mga pagtulong sa ating mga kapatid na nangailangan, at sa maayos din, no, na pagpunta at tigtas na pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Kayo po, paano po kayo nagdedebosyon sa Nuestra Señora de la Merced? Bale, ako po sa kabila ng hectic na schedule sa trabaho, pinipilit ko po na kada Sabado makapagsimba sa Dambana at saka kada Linggo, especially po kapag first Saturday Marian devotion namin, pag may Marian procession po kami. And then, ako po naging miyembro ng Cofradia ng Nuestra Señora de la Merced. At naging ano rin po ako, member ng Perpetual Rosary Association de la Merced chapter. Ang dami niyo pong sinalihan, no? Na talagang nakafocus sa pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Kayo po, no, sa kabila ng marami niyo pong organisasyon, samahan na kinabibilangan, paano niyo po ba nakikita o para sa inyo, sino ang ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Merced? Sa isang payak na sagot po, ang Nuestra Señora de la Merced, ang aking ina. Siya po yung kumakalinga, nagiging sandigan ko, tanggulan sa mga problema. Kapag nahihirapan na po, bali, tatawag ako sa kanya, magdarasal, kakapit. Hindi niya ako pinapabayaan. Lagi po siyang nandyan sa tabi ko. Yun nga po. Ang mahal na Birhen, ang aking ina, spiritual na ina. Ang inyong ina, no, na talagang sabi niyo po, no, sandigan ninyo at hindi kayo iniiwan, no, lagi kayong sinasamahan. Meron po ba kayong karanasan, no, na kung saan pwede niyo pong ibahagi sa amin na talagang naranasan niyo yung mga bagay na yan, na talagang yung presensya ng mahal na ina ay talagang nandoon sa inyo ng mga panahon na yun? Pwede niyo po bang ibahagi yun sa amin? Opo. Bale, sa ano po, may share akong dalawang biyaya sa akin ng mahal na Birhen. Unang-una na po dyan, yung aking pag-aaral, yung aking, kung ano, yung kung ano po ako ngayon. Bale, isang simple lamang naman po akong mag-aaral, na wala po akong background kung ano ang engineering. Pero lakas ng loob, tinahak ko po na maging isang inhenyero. Sabi ko, nako, kaya ko bang mag-math? Kaya ko bang math? Kaya ko ba to? Sabi ko, hindi, sige. Kakayanin to, nandyan naman ang mahal na Birhen. So, sa loob po ng 5 taon na pagdedebosyon sa kanya, awa po ng Diyos, wala po akong naibagsak na subject, nakagraduate po ako on time. And then po, nung time na ng pagre-review ko, pumasok sa isip ko. First time kong mahiwalay sa pamilya ko. First time kong mamuhay mag-isa sa Maynila. Hindi naman po lingid na mahirap mamuhay mag-isa, lalo na kung sa Maynila. Kakagraduate ko lang po nun. Sabi ko, sige, tutuloy pa rin ako. Nakakatuwa po dito, dala-dala ko, kasama ko sa pag-review ko, yung maliit na imahen ng Nuestra Señora de la Merced. Bali, nasa bag ko po siya. Tapos, hindi alam ng mga magulang ko na dala ko yung imahen. No? So, nung nasa dorm na po, habang nag-aayos ng gamit, dala mo pala to, sabi ng nanay ko. Oo, syempre, para kahit malayo ako sa Tarlac, kasama ko si Mama Mary, si Ingindong Birhen de la Merced dito sa Maynila. Para naman, kung nahihirapan ako sa pagre-review ko, siya yung tatawagan ko, Mama Mary, sopan mo ko po, ako na po baling gawan po. So, ganun po. Na-timingan po, yung review ko is July to November, dahil November po ang exam. Meron po kaming pre-boards ng sakto pong kapistahan niya, September 24. Sabi ko, right then and there after po ng pre-boards namin, uuwi ako, magsisimba ako ng Tarlac. At yun po yung ginawa ko. Sa awa ng Diyos, one take ko po yung board exam. Wow. Nakapasa po ako ng engineering. Yun po. Ang galing. Tapos,
lately po, sa COVID surge sa aming pong kumpanya, nagkaroon po ng surge. Eh, sa kasamaang palad, na tamaan po ako ng COVID, pero sa awa po ng mahal na Birhen, asymptomatic naman po, wala po akong pinagdaanan, di naman po ako na ospital. Parang sabi nga po nila, ano ba yan? Na-COVID ka ba? O tinatamad ka lang pumasok, nagdadahilan ka lang, sabi nila sa akin. Kasi po, right then and there, mismong birthday ko po, naka-quarantine ako, pero wala, ayun lang. Nag-video call yung mga kasama ko sa trabaho. Oh, tinamaan ka ba talaga ng COVID? Eh, lakas-lakas mo. Eh, kanila, nagbibiro ka ba? Hindi, sabi ko, dahil hindi ako iniwan ni Mama Mary, ni Apong de la Merced. So, yun po. Yun yung mga naging karanasan ko sa mahal na Birhen de la Merced. Yun nga, kaya hindi ko, ang kaya ang tawag ko sa kanya, Ima, Mama, Inay. Kasi po, alam na alam ko, nandyan siya palagi sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Amen. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Napakarami nating mga karanasan, ano, mga kamandalakbay, no, na talagang minsan, no, talagang kailangan natin yung magpapaalala sa atin, no, na meron tayong kasama. No, kaya importante rin yung mga imahen, yung mga rosaryo, no. Kasi ako rin, no, mga kamalalakbay, ganyan din ako, no, pag kunwari natatakot ako, no, naghahanap ako ng mahahawakan, makakapitan, no, at kadalasan, no, rosaryo or imahen ng ating mahal na ina, no. Kaya maganda yan, no, yung mga kamalalakbay na tayo din, no, may ganyan tayong klase ng devotion, no, na talagang sa mga oras na wala tayong ibang mapanghahawakan, no, meron tayong mahal na ina, no, na kasakasama natin, no, at siguradong dadalhin tayo, no, sa kanyang anak na si Jesus, no, siguradong tutubusin tayo, siguradong ipaparana sa atin ang awa ng Diyos, no, kahit sa tingin natin hindi natin kakayanin. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Brother Engineer Ernest, no? Salamat po. Pabalik ngayon tayo, no, sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan sa ating episode na ito. Kaya tinatawagan natin ulit sina Father Nante, Father Jess at si Brother Ivan, kasama pa rin si Brother Ernest sa pagpapatuloy ng ating podcast na ito. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen, salamat kay Engineer Ernest sa kanyang sharing. Kaya pala siya naging engineer dahil sa tulong talaga ng Birhen de la Merced. At nakatawid siya ng COVID at katulad ng marami, nakatawid sa coronavirus dahil sa Panginoong Jesus at dahil sa tulong at agapay ng mahal na Birhen. Amen? Amen. Brother Ivan, anong susunod nating gustong malaman ka na, Father? Isa nga po sa dahilan po talaga ng ating pong magandang pangyayari po dahil po sa pagkikita po natin ay yung pong recent nga po na natanggap po ng shrine po na ito na biyaya po, at yun po ay yung ito po ay na-link, na-affiliate po sa Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma, na ito po yung pangunahin na simbahan ni Mama Mary sa buong mundo. So maganda po matanong po natin kung paano po ba nangyari ito at paano po natanggap ng damban na ito yung pribilehiyo na nasabi. Okay. Yung affiliation nangyari pa lang noong December 7, 2021, eve of the Feast of Immaculate Conception, no? So nakita namin na for lack of better term siguro, qualified naman, mayroon namang dahilan na o masasabing qualities yung shrine na ma-affiliate sa dito sa Basilica ng Mary Major sa Roma, no? Kaya sinikap din namin 'yon, no? Pero hindi namin ginagawa ito para lang magkaroon kami ng maraming affiliation, no? O maraming ano,
o makilala lang ang inang birhen, no? Kundi talagang tinitignan din namin, qualified ba tayo na ma-affiliate tayo doon, no? So tinunod din namin yung proseso, no? Nagpadala kami ng petition plus yung mga accompanying documents at mga iba pa, tapos endorsement din ng obispo, no? So at napakabilis na ginrant ito, no? Kaya nga nung matanggap ni Bishop yung sulat galing doon sa Rome, nagulat din siya, but napakabilis na, no? Nang pangyayari, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, yun po ay biyaya ng inang birhen, no? Siguro talagang gusto niyang ma-affiliate tayo doon, no? Para sa ganun mas para bang dinala mo dito ang Roma, no? So kasi after fulfilling yung mga requirements, no? Halimbawa yung confession, receiving the sacrament of the Holy Eucharist, communion, no? Tapos praying for the intentions of the Holy Father, no? So dito pa lang, no, kahit di ka na pumunta doon ay matatanggap mo na ito, no. So napakalaki talagang pribilehiyo nito para sa amin, no. So malaking naging epekto noon, no, sa mga tao, no. Kasi para bang naging lalong nainganyo sila sa kanilang debosyon sa inang birhen. Tunay na biyaya yan, Father, kasi panahon ng pandemya, mm-hmm, natanggap niyo yung affiliation. Congratulations, okay, sa inyo, Father, sa inyong obispo, at sa, siyempre sa lahat ng mga deboto. Mm-hmm. Father, sa maiksing pananalita po, paano natin masasabi ng dambana ng Nuestra Señora de la Merced ay nagiging tanda ng pananampalataya ng mga taga-Tarlac at ng mga debotong dumadayo sa inyo? Siguro po, una dun sa visible, dun sa nakikita, no? Nakita namin na mas dumami yung nagsisimba, no? Noong bago yung pandemya, no? Kasi itong pandemya medyo talagang nalimitahan tayo, no? Na mayroong limitasyon, no? Kaya yun ang una kong napansin, no? Naging marami ang nagsisimba. At kahit ngayon naman, kahit sa online, marami din naman na sumusubaybay, no? Siguro yun ang talagang tanda rin ng authentic devotion sa Inang Birhen. Yung bang pagtanggap sa iba pang mga sacraments, no? Should lead us to the reception of other sacraments kagaya ng confession, ng communion, no? So ang naging tanda ito ng pananampalataya dahil parang na lead sila doon sa kabanalan, no? At yung mga dumarayo naman dito, alam niyo nung bago yung pandemya, talagang marami ang naka-schedule na magpunta dito at nagpupunta dito, no, by buses na, no? Kaya talagang nag-adjust din kami sa nagpagawa kami ng maraming CR at mga ganyan. So nandun na na tanda rin yun ng pananampalataya, no? At sa palagay ko, I would like to believe na itong debosyon sa Inang Birhen, no, tanda ng pananampalataya dahil lalong mas napalapit ang tao talaga sa Diyos, sa Panginoon, kahit na sa karanasan natin ng pandemya, no? At sa pamamagitan din ng
devotion sa Inang Biren ng Awa, makikita rin yung parang nakikita ko rin, no, yung Marian spirituality ba, no, na kung mahal mo ang isang tao, ilapit mo siya sa Diyos, no. Kung mahal mo ang isang tao, dalhin mo siya sa Diyos. At ganyan naman ang ginagawa sa atin ng Inang Birhen, no. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, nilalapit tayo kay Jesus, no, nilalapit tayo sa kanyang anak. Kaya siguro yun ang nakikita kong tanda ng pananampalataya, no? Yung bang nakakatulong sa atin ito upang tayo ay lalong maging mabuting mga Kristiyano. Amen po, Father. Maraming salamat, Father Jess, sa second episode na ito. Salamat din, Brother Ernest, Brother Ivan, maraming salamat. At ano ba ang ating challenge ngayon, Brother Ivan? Para po sa ating do whatever he tells you, syempre po, dahil po nalaman po natin ang kasaysayan at ang pagpo-promote po ng shrine po ng Nuestra Señora de la Merced, tulungan po natin sila, no? So, atin pong mag-follow po tayo at i-like po natin ang kanilang social media platforms. So, meron daw po silang Facebook account, yung De La Merced Tarlac, at saka po yung Facebook page na Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Merced. At syempre po, di lang naman rin po siguro sapat yung tayo po ay mag-follow at mag-like lang po. Kung gusto nyo pong pumunta doon, mag-pilgrimage po kayo doon. O kaya magsimba po tayo sa ating mga parokya at simbahan. Kasi, di ba po, ang ating po mga obispo, hinihimok po tayo na muli na pong bumalik sa pagsisimba. Hindi lamang po yung para po tayong nanonood sa screen, kundi talagang mupunta po tayo sa mga simbahan upang makilahok po sa ating sakramento ng Banal Eucharistia. Ano po? So, sabihin pa po ba natin, Father, ano po mangyayari kapag hindi po nila yung ginawa? Papangit! Ay, magsimba na kayo ngayon. Sabi ng mga bishops, balik na tayo sa simbahan. Amen? Amen. So, maraming salamat muli sa mga kamalalakbay, sa mga regular viewers natin ng podcast ng Pueblo Amante de Maria. Alam niyo po, Father Jess, meron tayong mga regular viewers every Saturday at inaabangan nila kung saan tayo pupunta, kung anong simbahan, kung anong title ng Mahal na Biren natin pinopromote. Kaya Father Jess, maraming salamat at good luck hanggang nagpapatuloy ang pandemic. Ernest, Engineer Ernest, maraming salamat din. At kay Brother Ivan, kay Brother Franz, maraming salamat. At patuloy tayong magdebosyon sa Mahal na Biren. Bago yung ating final blessing, hingin natin ng panalangin si Father at ito ay sa kanilang lingwa at dialect. Ayun. Para naman makaranas tayo ng panalangin buhat sa kanilang lugar. Bago po yun, nais naming magpasalamat sa napakagandang pagkakataon na ito, no? At sana yung devotion natin sa Inang Birhen ng Awa, lalo nating makita yung dakilang biyaya ng Diyos sa atin, yung kanyang awa, no? Yung awa po ng Diyos, yan ang kanyang pagmamahal na patuloy niyang ibibigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. No? So, yan ang biyaya ng awa ng Diyos. Dahil lang Diyos, ang tanging gusto niya sa atin ay yung ating ikabubuti, no? Ang kaligtasan ng tao. No? So, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat din po. Inaanyayahan ko po kayo ngayon sa panalangin sa aming dialect. Manalangin tamo, kinkekatang Indung Birhen. Bapu Maria, mitmo kaking grasya, inginong Diyos at tsukeka, nguan ka karing sablang babay, at kumanya pa naman, inganak mong Jesus.
Santa Maria, Induning Diyos, panalangin mo keng makasalanan. Yeni ang poning oras ning kamatayan mi. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning Diyos ang mayupayang tutu, ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Salamat po. Salamat po, Father. Thank you. See you again next Saturday.